Ang salitang Biblia ay nanggaling sa salitang Latin at Griego na nangangahulugang libro. Isang angkop na pangalan dahil ang Biblia ay ang aklat para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ito ay aklat na walang katulad at natatangi sa lahat ng aklat. Pero alam mo ba ang kwento kung paano kumalat ang Biblia sa buong mundo? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na dahil marami pa akong kwentong ibabahagi dito sa channel ko. Kung nakasubscribe ka na, halika na at simulan na nating alamin kung paano nga ba kumalat ang Biblia at ano ang dahilan kung bakit dumami ang mga reliyon sa buong mundo. Kilala ang Vatican City kung saan dito nakatira ang mga papa ng mga Roman Catholic na matatagpuan sa Roma. Isa ang St. Peter's Basilica, tanyag na simbahan sa buong mundo kung saan dito namamalagi ang papa ng mga Romano Katoliko. At kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga naging papa ng mga Romano sa Vatican City ay mga Italiano. Meron din ibang lahi, katulad na lang ni Martin Luther, isang German na gusto din maging papa ng mga Romano, pero hindi nabigyan ng pagkakataon na maging isang papa sa Vatican. At dahil puro Italiano ang mga naging papa ng Vatican, itong si Martin Luther ay nagtanim ng sama ng loob sa Roman Catholic Church at nagpaplano na umalis at isiwalat ang kanyang nalalaman sa loob. Na mga panahong iyon, ang Roman Catholic Church lang ang may kopya ng Biblia at wala pang evangelical religion noon na meron tayo ngayon. Dala-dala ang kopya ng Biblia, lumabas nga ng Roman Catholic faith itong si Martin Luther. Nakita kasi ni Martin Luther kung paano dumami ang pera ng Roman Catholic Church. Habang nasa loob itong si Martin Luther, nakita niya na may pera sa religion. Kumbaga, ang religion ang isa sa pinaka-organized na business na walang tax mula sa Estado. Maganda sana ang pakay ni Martin Luther. Dala-dala ang kopya ng Biblia at para isiwalat ang kanyang nalalaman sa loob ng Roman Catholic Church, pero dahil nakita niya na may pera sa religion, hindi rin naging matagumpay ang kanyang pag-alis dahil kinain din siya ng pera. Kaya nagtayo din si Martin Luther ng kanyang sariling religion na kung saan ang pera ay galing sa mga tithes ng mga tagasunod niya. Kaya paglipas ng panahon, ginaya na rin ng iba si Martin Luther at nagtayo din sila ng kanilang sariling mga reliyon. At dyan na dumami ang mga evangelical church sa buong mundo at maraming reliyon ang mga nagsulputan. Nagustuhan nyo ba ang kwento? Please like, subscribe, at share nyo na din ang video na ito. Magkwentuhan tayo uli sa sunod nating video. Hanggang sa muli!